binubuhat at kinakaya ang lahat ng pasanin sa buhay. Nang siya'y mawalay sa mga anak, siya ay namuhay bilang aso, tagabantay ng bahay. At sunod-sunuro na siya sa gusto ng mga anak. Nang siya ay matanda na at retirado na, siya ay namuhay ng 10 taon bilang unggoy. Yan lang. Nagiging kakawakawa para alimin ang mga apo. At palipat-lipat na lang sa mga bahay ng mga anak. Ito ay katham isip lamang. Ayun. Sabihin ko sa katabi mo, hindi yan ang pagkalala ng Diyos sa iyo. Parang pinapulog ka naman, no? Yeah. Unggoy. Isang araw, isang magaling na pastor ang nangyayahan ng kanyang miyembro sa isang espesyal na hapunan. Inilupo ng mapagmahal na miyembro ang pinakamasarap at paboritong pagkain ng pastor. At dumating ang pinakahihintay na sandali, dumating ang espesyal na hapunan. Isinama ng pastor si Pastora at ang kanilang tatlong anak sa espesyal na hapunan na inihanda ng mapagmahal ng miyembro. Magiging silang tinanggap ng mapagmahal ng miyembro sa kanyang magandang pansyon. At ang sabi ng mag-asawang mapagmahal sa pastor, "Pastor, tuloy po kayo sa aking tahanan. Narito na lang at nakahanda na ang espesyal na pagkain. Paborito po ninyo ang inihanda ko sa hapunan ito." Matapos manalangin, sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang napakasarap na pagkain. At matapos ang fellowship, nagpasalamat ang pastor sa mag-asawa. At ang sabi niya, "Sister, brother, maraming salamat sa pagkain inyong inyanda sa akin at sa aking buong pamilya. Hindi ko po ito malilimutan." Nagpaalam ang buntihing pastor at umuwi na dahil hindi niya makakalimutan ang pagmamahal na ipinakita ng mag-asawa sa kanila. Nakauwi na ang mag-anak na pastor at naiwan ang mag-asawa sa bahay. At nang naglilinis na ng mga pinggan at kutsara ang asawa ng tahanan, napunan ang asawa na mayroong ulang na isang kutsara. Ang kutsara po ay gold-plated. Wow! Ang sabi ng babae habang naghuhugas ng pinagkainan, ang sabi niya sa loob-loob niya, "Pambihira naman si pastor, pinakain ko lang lahat, kinuha pa ang kutsara." Alam niyo ba, napakatagal na kinikin ng babae ito ang iisip niyang pagnanakaw ng pastor sa kutsara. Pinadalo siya sa church upang makinig ng mensahe ng Panginoon. Hindi niya iniisip, hindi pumapasok ang mensahe. Ang pumapasok sa kanyang isip, salita ka ng salita, pastor, magnanakaw ka ng kutsara. Habang tayo po ay may ganung kaisipan sa mga lingkod ng Diyos, hindi po tayo pagpapalangin ng Panginoon. At alam niyo, isang taon po yun. At matapos po isang taon, hindi makamukon yung babae sapagkat pinatayo ang pastor na iisip niya ang nawawalang kutsara.
Isang taon ang patuloy lumipas. Muli niyang inanyayahan ang mag-anak ni Pastor sa isang espesyal na hapunan. Gusto niyo po bang ituloy ko? Hindi na. Nagpasalamat ang mag-anak na Pastor sa muling pag-anyaya sa kanila. At nang siya pumagig sa napakagandang tahanan ng mag-asawa, nakahanda na ang lamesa kasama ang mga paboritong pagkain ng Pastor at ng kanyang pamilya. Subalit hindi mapakali ang babae ng tahanan, tinawag sa isang sulong ang Pastor sapagkat nais niya itong kausapin. Nagpunta sila at lumayo sila sa karamihan at kinausap ng babae ang Pastor dahil sa nawawala ng tiyan. May Pastor, isang taon na po ang nakararaan. Matagal ko pong kinikim-kim ang mga problema nito. Hindi po kayong nakikita ko sa aking buhay. Ang nakikita ko po kayo kapag ako'y tumatayo ay ang kutsara. Ano ba ang problema, kapatid, sa kutsara? Tanong, Pastor. Isang taon na po nakakaraan, Pastor, na kayo anyayahan ko dito sa aking tahanan, ipinaganda ko kayo ng masarap na hapunan, at paborito ninyong pagkain ay aking inuto. Subalit, ako'y ginanti niyo po sa akin, ninakaw niyo ang aking kutsara. Ang sabi ng Pastor, kapatid, hindi po magnanakaw ang Pastor. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil ako'y tinanggap ninyo sa inyong tahanan, ako at ang aking pamilya. Ibinaganda niyo ako ng masarap na hapunan, ako at ang aking pamilya. Subalit, kapatid, hindi ko po magagawang natawid ang inyong kutsara. Ang nasa isip kasi ng pastor, ang aisinan niya, completed yung kutsara. Sabi ng pastor, hindi ko po kinuha ang inyong mamahaling kutsara. Ang katunayan, yung pong kutsara matapos ko pong punasan, linisin, inihigit ko po ang kutsara dito ninyo sa pahina ng inyong Biblia. Ayun! Kaya... Inipunin nyo ang inyong Biblia, at makikita ninyo ang gintong kutsara. Isang taon na, hindi nagbasa. Kinuhan at may bakay ang Biblia at ng kanyang kuklatin, narunod niya ang gintong kutsara. Isang taon. Isang taon. Hindi nagbubukla ng Biblia ang asawa ng Biblia. Mga kapatid, if you know Matthew 6:33, you will know that you are not an ordinary person. Okay, yung taga-pinto. The divine mandate of the Word of God. Konti lang po ito. Ano po ang sabi nun? Go. Pakibasa. Read. In righteousness, this thing shall be added unto you. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Next. Ang Biblia ang salita ng Diyos. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word,
And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Ito ang daan, katotohanan at ang buhay. Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nagtuturo ng tamang daan na dapat natin lakaran ng salita. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Nagtuturo ng katotohanan ng salita, wala masinungalingan. 23:19 ng Numbers, God is not a man that he should lie. Nagtuturo ng buhay at hindi kamatayan. John 6:63, the words that I speak to you are spirit and they are life. Remember this. Sa loob ng salita ng Diyos ay may utos na dapat sundin. Hanggang hindi nyo binubuksan ang Biblia, hindi nyo makikita ang gintong kutsara. Amen. Ano? Sasagot kayo? Sasagot kayo? Amen. Lahat ang nagpupunta sa church, bringin ko ng umaga para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Amen. Sasagot kayo? Amen. Lahat na nag-o-offering at nagbibigay ng ito po para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Amen. Sasagot kayo, lahat ang gumagawa ng mabuti para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Amen. And yet, the word of God is clear. Upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Lahat ng amen ninyo, mali. Hindi kayo pumupunta sa church para mapunta sa langit. Pumupunta kayo sa church dahil kayo'y taga-langit na at ikaw ang church. Amen. Kaya huwag amen ang amen. Dadali kayo, ha? Dadali kayo. Lahat ng nag-o-offering, nagbibigay ng tithes, magsabi ng amen. Ano sabi niya? Amen! Para nga po sa langit. Amen! Hindi po kayo nag-tithes. Hindi po kayo nag-o-offering para nga po sa langit. Nag-o-offering kayo, nag-tithes kayo, dahil yun ay gawain ng mga tagalangin! Walang maramot na tagalangin. Amen. Amen. Pagkatlo, lahat ng gumagawa ng mabuti para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Ano sagot niya? Amen na naman eh! Bakit? Kung ang kaligtasan ninyo ay kaya ninyong gawin sa pamagitan ng pagpunta ninyo sa church. Kung ang kaligtasan ninyo ay kaya ninyong gawin sa pag-iikapot na go-opere. Kung ang kaligtasan ninyo ay magagawa ninyo sa magawa ng mabuti. Hindi na dapat ipinadala ng Ama ang Panginoong Jesus. Kaya mo naman pala. Kaya ang lahat ng sagot ninyo magay. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Gumising ka. Malakpakan at malakas na malakas ikaw. Sabi mo sa katabi mo, naisahan tayo. Naisahan tayo. Sa loob ng salita ng Diyos,
ay may utos na dapat sundin. Ano ang utos? Basahin ko. Unahin ang Diyos. Ayan. Seek ye first. Yung seek ye first, the kingdom of God. Thank you, Joshua. Doon po, ito po yung entire truth. The entire truth. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ang utos? Unahin ang Diyos. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Next. At matapos sundin ang utos, ay may pangako aangkinin. Ano ang pangako? Basta. All these things will be added to you. Ang problema sa atin, ang kintay ng angkin, nalilimutan natin ang utos na dapat sundin. Sabi mo sa katabi mo, totoo naman ah. Totoo naman. Di ba? Ang kintay ng angkin, akin nyo. Narinig nyo na ba yun? Kanina yun, akin nyo. Mga kapatid, hindi mapapasahin nyo yun. Akala mo lang, bakit? Sa entire truth, merong utos na dapat sundin, at kapag nasunod yung utos na yan, ay merong pangako aangkinin. Saka mo pa lamang maaangkin ang pangako ng Diyos kapag sinunod mo yung utos. Amen. Kapag papalakpak sa may sabahan, ang Diyos ay nagbigay ng panuntunan na dapat